ngayon na lang ako nakapag-video ulit. Kasi diba nung ang pagkakalala ko, yung last video ko, eh nagpipintura pa lang ako ng shop. Tapos, nung nilagay ko na yung screen, yun lang yung last video ko. So, hindi na ako nakapag-video kasi medyo naging busy talaga. Tapos, pag nag-open ako ng shop, nagpapatugtog kasi. So, time check tayo ngayon. Ano, bali, 8:40 na ng gabi. So, bukas pa rin ako. Normally, sarado na ako ng ganitong oras. Kasi, may pasok pa sa trabaho. Pero ngayon, dahil the rest day, walang pasok sa trabaho. Siguro, tambay muna sa shop. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari sa shop ko. And, ayun, yung simple pa lang, marami pang kulang. And kahapon, galing ako ng Pasig kasi kinuha ko yung stante na binigay ni Mami Beng. Ayan yung katrabaho ko. So, shout out kay Mami Beng. Maraming salamat sa stante. Actually, galing muna ako ng opisina. Kumuha ko ng paayuda ng, ano, ng office ng Christmas. Tapos, dumiretso na ako ng Pasig. So, kinuha ko yung stante gabi na alas almost 3 a.m. na ako naka-uwi nun. So, yun. The main reason or purpose of this video is para lang yan, makakita nyo kung ano yung shop ko, ano nang meron, kung gano'n pa lang kakaunti. So, yun. There you go. Ito yung binigay ni Mami Beng sa akin na stante. So ayan, napakabait talaga nun ni Mami Beng. Sobrang generous niyang tao. Kaya binibless talaga siya. So ito, ayan, mga gloves pa, gloves, seat cover, side mirror. Ayan, pasensya na kayo, medyo maingay kasi nasa kalsada tayo. So ito yung stante na binigay ni Mami Beng, pininturahan ko. Pati yung tiles na pinturahan, pero madali lang matanggal yan. Pero so ayan, yan nga. Tapos ito yung stante na isa, yung una kong stante. Ito yung mga side mirrors natin. Shocks! Ayan, meron akong AirPods. Ayan, bilhin nyo na yan. Tatlo lang yan. And then, ito. Ayan. So, ayan, meron tayong yung busina na malakas, pang kotse, MOCC, car horn, dalawahan yan, high and low. And then yung vape, pinibenta ko na rin. Tapos itong pang Aerox na salamin. Tapos yan, LED. Ito yung sakahan ng motor ko, pininturahan ko. Tapos di ko na binalik. Tapos tinamad na ako. So let's start from here. Ayan, yung mga throttle cable, clutch cable, supporter na shock. And then meron ako dito. Tag nito. Yung brake show. Ayan, cover. Ayan, plate holder. And also yung grips. Ayan. Ito siya, ayan. Ito yung pang Mio na slider. Slider yung patawag yan. Ayan, side mirrors, another one. Medyo mas mahal. And then yung tatlong peraso nung nabinili ko na rin. And then, meron din akong mga selected, ano lang naman yan, oils. Pero dadagdagan ko pa yan paglawas ko bukas. And then, meron tayo tire sealant sa mga tubeless. Ayan. And then, sa baba, mayroong mga tuti, oil, spray, na dalawang piraso na lang. Tapos ito, yung mga fuse. Ayan, mga maliliit lang na parts. Ayan, tapos ito, yung mga bolts. Ayan, mga bolts lang naman yan. Not too special. And then, meron ako dito yung battery. Meron tayong mga carbs, carburetor ng motor, chain set. We also have gas filter. Tapos ito, konti na lang, bilis maubos. Interior yan, so kasi may mga vulcanized din dito sa shop. So most likely, hindi na kaya ng interior nila. So kung nagpapalit na sila. Ayan, mga basura, hindi lang basura, yung mga ano lang, gamit-gamit. So yun, ganun lang naman siya, ganun pa lang. Tapos ito, ito dito, meron ako ditong mga brake pads.
then mga repair kits, meron din akong parang tag nito, park light, headlight na konti pa lang, mga oil seal, ayan, there we go. So that's it for today. Yan lang, so gusto ko lang i-video to kasi wala akong video na eh. So magkakwentuhan na lang siguro tayo. So ayan, ito na siya. Ito, may dumating na ano, in order ko yan sa Shopee, lamesa lang yan eh. In order ko siya sa Shopee, tapos ang tagal na, almost 3 months na yata or 2 months, hindi pa dinideliver hanggang sa kinancel na siya ng system. So basically, hindi ko na-expect na darating. So nag-order na lang ako sa iba, ilang araw lang dumating na agad. So nasa, ano ko na yan, nasa parto ko na yon, lagayin ko ng laptop ko. Yan ko lang to kasi may nagsasoundtrip ako eh. Ayan. So kagabi, may dumating kasi may mga order pa ako sa Shopee. Hindi ako ganun ka, hindi ko masyadong naalala kung ano yung mga in-order ko. May dumating daw, sabi ko magkano, yun. Sinabi yung price, binayaran ko lang. Sabi ko parang walang in-order na ganito kalaki na in-expect kong darating. Tapos, yun. Yun nga. Pagbukas ko, yun, yung kinancel lang system, dinileaver pa rin nila. So, i-assemble ko lang yun. I mean, i-assemble ko lang to. Maybe at the same time, I will, you know, kwento-kwento na lang din. Okay, wait one second. So yun, tumahan nyo lang muna ako. Kasi walang dito eh. Walang dito sa shop. Wala naman akong pasok sa trabaho. So, yun, dito muna ako. Mali mo, may customer tayo. Actually, dahil nga alas 3 na ako na makauwi kagabi, natulog ako maghapon. Kasi, bago ko malis ng bago pumunta ng Pasig tsaka Makati, wala akong tulog noon. So nagbukas ako ng, ay pagtaas ng trabaho, nagbukas ako ng shop. Tapos, yun, bantay. Tapos noon, punta na ako ng ano, nagbihis lang ako, ano ko yung sasakyan para paglagyan ng stante. Tapos wala na akong tulog na. So, yun, the 9. Tulog na lang ako. Tapos nagising ako ng mga alas 3. Tapos, nilalo ko na yung stante dito. Bali parang ano eh, alas 5 na yata ako nakapagbukas dito or alas 6, ganun. Dapat kasi bibili pa ako ng mga gulong. Kaso nga lang, pag alis ko dito, di pa ako nakakalayo, bihira, traffic, bumalik na ako. Bukas na lang ng maraka. So yun, ito. Simulan na lang natin ito. Dahil wala naman akong ginagawa. Ang ganda oh. Ano ba eh, parang lamesa, alagayan ng ano. Mamamagagalan lang naman. Kasi pag kumakain ako dito, wala akong lamesa. Kaya bumili ako na ito. So ayan, marami pa talagang kulang dito sa shop. Marami pa. Marami pa, tapos malaking pera pa. Ganun. Kaya, ayan. Kaya natin yan. Let's go! Mga January, marami na itong laman. Tingnan lang natin. Huwag natin bigla eh. Baka dugog. So yun. So first step daw, ilagay yung mga balong, tapos satubog at dugog.
customer agad ako eh. Hindi naman dito ni specify kung para sa ano. Ang fault to, dapat order ako eh. Kaso, wala na kasi yung, wala na makitang pwede mong bilhin. Hindi man ako mahilig mag sa mga sapatos. Ano ba gusto niyong pag-usapan natin? Yan, sasabihin ko na lang. Napauntindero. Yan, wala, yun yung isa sa pinaka pinaproblema ko ngayon. Walang tagabantay ng shop. Basically, marami naman pwede magbantay. What I mean is, wala pong mapagkakatiwalaan. Kasi alam mo naman, napakalaki na rin ang na-invest ko dito sa tindahan na to. So ayoko naman na malugi dahil siyempre, hindi natin kilala yung tao. Mahirap magtiwala. Sa maliliit lang ng mga parts, pwedeng pitikin lang. So yun, kaya ko lang muna. Dami akong gustong business eh. Well, basically, gusto ko nga magdagdag. Gusto kong hatiin tong shop. Magkalahati, parang manyari, let's say, parang milk tea, gano'n. Or bike shop. Mga accessories ng bike ka na. Kasi, marami kasing bike dito. Maraming bike talaga. Sa Vulcanize pa lang eh. Marami nagpapa-Vulcanize na bike. Especially nung nag-pandemic, di ba? Parang, pansin talaga natin, halos mga bike na yung mga nasa kalsada. Kasi nga walang transportation eh. Maraming may bike na yan. Kaso, narealize ko na, alam mo yun, dito pa nga lang sa motor shop eh. Nahihirapan na ako eh. Nahirapan ako gawa ng walang mga pagkakatiwalaan. Walang magbabantay, basically. No? Tapos magagalan pa ako. Wala eh. So kasi may marami. Parang ako na lang yung nagmamanage ng business. You know? Nakita ko ako, tagabantay. Ganun talaga yung napipredict ko sa akin. Wala lang ang nagme-maintenance ng stocks. Pag nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Nakatama din kasi magtrabaho sa iba. May boss ka, may kailangan kang mamit na requirements. Hindi ka pwedeng man-late. Ako laging nalilate. Tapos, ako ba? Hindi ka pwede bumabsin ng basta-basta. Itulad pag may business ka, hindi naka-fix yung sahod mo, yung kita mo. May mataas, may maliit, may sakto lang, gano'n. Pero at least tumataas, maalam yan. At the same time, kapag may mga importanteng lakad, like family vacation, or special na, na occasion, you can go anytime. Na parang, alam yan,
Hindi mo na kailangan magpaalam, hindi mo na kailangan mag-request ng leave. One week out, one week before the event. Yun lang naman yung mga na-realize ko. Pero may mga tao kasi na mas gusto na lang nila magtrabaho. Tapos nila magtrabaho, mag-resign, kapag nag-resign ka na, tapos matanda ka na, retirement. Tapos doon na daw sila magpapakasaya. Which is, hindi, ayoko naman. Kaya ayaw ko kasi, yun lang, magpapakasaya ka kapag matanda ka na, alam mo yun? Ano pang sense? Kumbaga, gusto ko kasi, kasi pag nagtatrabaho kasi, parang nilaan mo kasi yung oras mo, nilaan mo yung oras mo sa trabaho mo, sa kumpanya mo. Kumbaga, binigay mo sa kanila yung buhay mo, o yung oras ng buhay mo. So yun lang naman, yung ganito pala, nung bumili ako ng isa, walang ganito. Hindi ko masyadong nalak yung sa may paano. Okay, si Ella ka. Ow! So yun na nga. Wala na lang sasabihin ko eh, gusto ko lang mag-video, gusto ko lang i-video yung shop. Kung ano na itsura, kasi wala talaga ako video kung anong itsura. Nag-try ako mag-vlog eh, one time. Nag-try ako. Tapos, biglang may customer. Yan, natigil. Nakakaya nga lang. Medyo nahiya kasi ako yun. Nakikita ang iba. Diba? Businessman na. Vlogger pa. Sana well. Nakanap ko na siya mabuo. Bali, dito na sa part na yun. Ilagay ko na yung mapa niya. Next ko naman kasi na investment, ang susunod kong pangarap is nitong 2021, magkaroon ako ng bahay. Gusto ko na magkaroon ng sariling bahay. Kanyari, inuulugan ko pa lang, pero di mo ko lilipat, mga ganun, hulugulugan mo lang. Hanggang sa mabuo yung mabuo na yung bahay. Pwede ka na lumipat. Mga ganun. Kasi hindi mo pwede antayin yung timeline ng ano eh, ng tao. Iba yung timeline ng tao. Parang papanak ka, lalaki, mag-aaral, magtatrabaho, magre-retire, papakasaya, mga ganun. Alam mo yung mga basic timeline talaga ng buhay ng tao. You can make your own timeline na parang kung kailan mo gusto magsimula mag-business. Tapos sa ganitong taon, mayroon ka ng bahay, may ganito ka ng negosyo, hindi ka na nagtatrabaho sa iba. Ganon. So kasi maaga pa lang, meron na akong bahay, may negosyo na ako. Tapos, ulit yung pangarap kong sasakyan. Kasi gusto ko rin talagang magkaroon ng sariling sasakyan. Ikaw lang naririnig niyo ako kasi napakalakas ng mga sasakyan sa labas. Alam ko natin ito. Yan, kasi may harap. Oops, hindi na pangalit. Yan, dyan lang.
So yan, gusto ko magkaroon ng business, gusto ko magkaroon ng sariling bahay, makabili ng sasakyan ng mahaba. So yun, yung mga bagay na yun, nagsisimula na. Thank you so much, Lazada. Ito siya, guys. Kailangan ko siyang pantay, kailangan ko yung gilid para pumantay kasi minsan nakaslan. Ah, ganun. Medyo tabing ngayon ako tumay. So para saan to? Dito na nagtatapos siguro. Pusin na natin. Ayun na, maghintay pa kayo. So yun lang, bad effect lang nito sa akin kasi medyo napupuyat na ako. Ganyan. Puyat, tapos minsan yun pumayat na kasi nga alam niya na puyat, tapos minsan di ako nakakain kasi kailangan matulog or kailangan ko na matulog. So ganun lang, bali vitamins na lang siguro, vitamins, tapos bawi na tulog kapag kain na. So yun, ilang banda sacrifice lang naman pero kaya natin yun, okay? So yun lang, bye bye.